Nagtampo si Anthony Davis dahil hindi siya nasama bilang finalist sa Defensive Player of the Year. Sinabi ni Anthony Davis na hindi niya magets na hindi siya malagay bilang candidate sa Defensive Player of the Year at hindi binibigay sa kanya yung pagkakataon. So ang sinasabi niya doon, parang ayaw sa kanya ng liga. Siya di umano ang best defensive player ng NBA ngayon. Kayang bantayan ng number 1 hanggang number 5 position. Mula rebounds, steals at blocks, andun siya. Nakalaro na siya ng 76 games at hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin para mapasama bilang best defensive player. Dahil dati ang nagiging narrative, kaya hindi siya nasasama at lagi nai-snub, lagi siyang injured at laging kulang sa games. Meron na siyang mga multiple injuries sa paa, tuhod, balikat, ulo, kasama na yung mata, pero nakalaro pa rin si Anthony Davis, hindi katulad ng mga nakaraang taon. Hindi rin siya nasasama doon bilang all-defensive, third team man lang kasi nga nasa below 60 games. Si Katon Ying, apat na beses pa lang nasasama bilang all-defensive team. Sa partial vote kasi, pangatlo talaga siya, kina Gobert at Wemby. Hindi sila nagkakalayo ng boto ni Adebayo. Sa NBA din, importante yung dalawang major awards, MVP at Defensive Player of the Year, kasama na yung All-NBA team selection. Dito sa Pinas, tawag doon Mythical 5. Automatic kasing mabibigyan ng max contract kapag nakuha yung isa sa tatlong award na yon or selection. Example lang, kung si Adebayo ang frontrunner sa Defensive Player of the Year at example lang din, siya yung nanalo, mabibigyan siya ng $245 million hanggang $300 million na contract extension. Isang taon na lang kasi ang natitira sa kontrata ni Baby Howard. Yung MVP ganun din. Example na lang si Luka yung manalo or si SGA. Masama man lang din sila sa All-NBA team selection, magkakaroon si Luka or si SGA at magiging eligible sa $367 million sa loob ng 5 taon. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung iba hinahabol na mapasama sa award, lalo na si Tyrese Haliburton. Mapasama man lang siya sa All-NBA third team, makukuha niya yung $230 million pataas na kontrata. Si Katon Ying naman iba dahil kasama na siya sa max contract level kahit hindi na siya manalo ng award. Dahil mahigit 10 taon na siya sa liga, ang hinahabol niya yung validation bilang best defensive player ng liga at kasama siya sa top 75 greatest player na sa partial vote ng All-NBA team ay kasama siya sa second team. Nagkaroon pa ng botohan ang mga players para sa iba-ibang kategory. So ginawa ito ng The Athletics. Si Anthony Davis hindi isinama ng mga players sa boto bilang top 15 best defender ng NBA ngayon. Kaya nga naging komento ni AD, ayaw sa kanya ng liga. Dahil mismo mga players, hindi siya binoboto. So may susunod na taon pa naman kay Katon Ying. Sa botohan din na yon, sinama kung sino para sa 133 players ang greatest of all time or yung GOAT na idikit di umano ni LeBron ang gap kay Michael Jordan. May bumoto kay MJ na 45.9% at si LeBron nasa 42.1%. Galing yan sa The Athletics. Wala rin naman kasi mananalo sa debate na yan, magkaiba ng generation at magkaiba ng narrative. Saka mas mahal ang kalabaw kaysa kambing. Saka nung tinignan ko din yung result, may bumoto kay Kobe, okay lang yon. Kay Steph at kay Magic, okay lang din. Pero yung sa baba, si Paul Pierce, baka Game of Zone yung pinagbasihan ng boto nun. Hindi kasi yung GOAT debate or boto ni na LeBron at MJ ang pinag-usapan sa comment section or discussion dito sa Twitterverse, kundi paano nasama si Paul Pierce para sa GOAT discussion at merong bumoto sa kanya. No offense para dito kay Paul Pierce, pero yun ang nakalagay sa comment section.